mga kwento ni Felmo. Gusto nyo bang makakita ng aswang? Alam naman natin na hindi ito nakikita ng mga normal na mata lang. Pero kung gusto mo, ito ang mga gagawin. Huwag kang magpapaabot ng sindi ng ilaw o lampara sa bahay nyo. Habang pakagat pa lamang ang dilim at wala pang nagbubukas o nagsisindi ng liwanag, dun ka manatili sa pinakamadilim na parte ng lugar o barangay nyo. Wala kang dapat suot. At kapag nagsimula ng magsindi ng ilaw ang mga kabayan, dun ka na umuwi. Dumiretso ka sa silong ng bahay nyo. At tiyak, makakakita ka. Mapaaswang nalipad man o aswang nalakad. Ang mga aswang din daw ay merong dalang itak kapag nag-anyong tao. At nakadepende ang haba nito sa haba ng buntot nila kapag nag-anyong aswang na. Para saan nga ba ang itak na ito? Malalaman nyo dito sa kwento. Good evening, Sir Thelmo. Ang mga bagay na nabanggit ko kanina ay natutunan ko sa Lolo Pascual ko. Taga Camarines Sur si Lolo at ang edad ng mga magulang niya ay tinatayang kasing edad ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Kilala ang mga magulang nito na mga manggagamot sa kanilang lugar. Ayon kay Lolo, nang ipinagbubuntis siya ng nanay niya, ay may ginamot ang tatay nito na sa kasamaang palad, namatay ang sanggol. Makalipas lamang ang ilang buwan, kapanganakan na din ni Lolo. Dahil nga sa hilot din ng ama nito, siya na mismo ang nagpaanak dito sa nanay niya. Ayon umano sa tiyuhin nito, umiire na yung nanay niya at ang tatay niya naman ay naghahanda na ng mga gagamitin. Hating gabi nang pumutok ang panubigan nito at lumabas ang ulo ng sanggol. Nang yun nga, si Lolo Pascual. Pero ang problema, mag-uumaga na daw eh, hindi pa nakalabas ang katawan nito. Nangingitim na rin si Lolo nun na kung titingnan mo ay halos wala ng buhay. Wala na umanong kapag-apag-asang mabubuhay si Lolo at yung nanay niya. Pero ayun nga, nagtaka itong tatay niya. Gawa ng hindi ito pangkaraniwan. Na para bang may pumipigil sa paglabas nito. Dito na nagmadali at nagtawas ang tatay nito na hindi kalaunan ay lumabas ang isang babae at isang bata doon sa imahe ng tawas. Doon nalaman ng ama niya na kinukulam nga ang mag-ina nito. May pumipigil sa paglabas ni Lolo sa puwerta ng nanay niya. Gustong gumanti ang kung sino ang gumawa nito at wala siyang ibang naiisip kundi ang babaeng buntis na nagpagamot sa kanya. Hindi kasi magawang gantihan ng babaeng ito yung tatay ni Lolo. Gawa ng napakalakas ng nasa loob nito na anting-anting. Pero paano nga ba nabuhay si Lolo Pascual sa kabila ng nangyari? Ayon sa tiyuhin nito, nagbigkas ng salitang Latin ang tatay niya at hinalikan ang labi ng nangingitim na si Lolo. May lumabas dito na itim na bilog para itong holin na sobrang itim umano. Lumusot ito sa bibig ng sanggol
kahit hindi nakabuka ang bunganga nito. Hindi na naawat ng tiyuhin nito ang ginawa ng ama niya. Ang ikinapangamba noon ng tiyuhin niya ay mapapadali ang pagbalik ng mangkukulam sa ama ni Lolo dahil inilabas na nito ang lihim na panangga. Mas pipiliin ko pa ito kaysa ang mabuhay na walang anak at mawalan ako ng tagapagmana. Ayon pa dito sa ama niya habang kausap ang kapatid. Binilinan din daw nito ang tiyuhin ni Lolo na kung sakali nga na may mangyari sa kanya na hindi maganda, ay siya na ang bahala at ang tiyuhin niya na daw ang bahalang magbigay ng kagamitan nito sa panggagamot kapag nasa tamang edad na si Lolo. Naghahabol na ng hininga ang nanay ni Lolo noon, kaya sinimulan na ulit ng ama niya ang orasyon. Tuloy-tuloy ang pagbigkas nito ng mga salita at dun na nagsimulang gumalaw ang ulo ni Lolo. Inalalayan nito ng tiyuhin niya hanggang sa umikot na ito at tuluyang lumabas ng buo. Kasabay ng paglabas ni Lolo ay ang tuluyang pagpanaw ng kanyang ina. Halos tanghali na nang makalabas ang sanggol. Ang tiyuhin nito yung nag-ayos ng pananghalian at yung tatay niya naman inaayos yung katawan ng nanay niya. Habang naghahanda na ng kakainin itong tiyuhin niya, bigla itong nakarinig ng sigaw. Napatakbo ito at umakyat doon sa kwarto. At doon, tumambad sa harap niya ang napakaraming insektong lumalabas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tatay ni Lolo. Walang nagawa ang tiyuhin nito, kundi panuorin na lamang hanggang sa mawalan ng buhay ang kawawang manggagamot. Lumaki si Lolo sa tiyuhin niya, kasama ng mga totoong anak ng tiyo nito na ubod umano ng kulit. Palaaway umano ito at parabang mahilig sa mga dahas. 5 taong gulang si Lolo Pascual nang maranasan niyang mataga sa likod ng mga ito. Napakaraming dugo daw ang nawala kay Lolo nun na iisipin mong mamamatay na ito. Pero bigla daw itong bumangon at humingi sa tiyuhin niya ng isang basong tubig. Hinipan ito at inihalo sa isang balde. Ito ang pinanghugas niya ng sugat sa likod. At paglabas nito doon sa palikuran, para umanong walang nangyari sa kanya. Kahit ako, Sir Telmo, patunay na sa dami ng pinagdaanan ni Lolo sa buhay, ni hindi ko ito nakitaan ng bakas o peklat ng sugat, malaki man o maliit. Sa batang edad ni Lolo noon, masipag daw ito sa mga gawain. Animong kahit 10 oras ng gabi, nag-aararo o nag-aani pa ito sa bukid, basta maliwanag ang buwan. Nabida niya pa sa akin ang minsang napasama ito sa isang aswang. Hindi ko po pinipilit ang lahat na maniwala, pero ayon kay Lolo, kabilugan ng buwan ito, nag-aani siya. Nakayuko umano siya nito at nagtatabas ng palay. Napansin niyang merong isang parte ng mga uhay ng palay na halos dumapa na sa lupa sa lakas ng hangin. Dito na niya nakita ang napakalaking ibon na lumilipad ng mababa. Papunta ito sa direksyon niya. Itim na itim daw ang kabuuan nito na maihahambing mo sa isang paniki na merong mahabang buntot. Dahil sanay na si Lolo, wala na rin itong takot gawa ng alam niya ang pinamana ng ama at kung gaano ito kalakas na hindi siya magalaw ng nilalang na ito. Napagbiruan itong tawagin ng nilalang.
Kaibigan, saan yung punta mo? Sama mo naman ako. Nilagpasan lamang siya nito. Pero hindi nagtagal. Bumalik ito. Nag-anyong tao. Hubot-hubad daw ito. As in walang saplot. Ang tanging dala nito ay isang mahabang itak. Sasama ka ba talaga? Umuo si Lolo at napag-usapan nila na ibalik din siya kung saan siya kinuha. Bago magliwanag, gawa ng hindi pa ito tapos sa pag-aani. Medyo nakapansin daw ang nilalang. Kaya ang sabi niya kay Lolo, itapon ang kalamansing nasa bulsa niya. Si Lolo naman sumunod, pero nagtira ito ng isang piraso. Sumampa si Lolo sa balikat ng nilalang at bigla na lamang nagpalit ng anyo ito para maging isang malaking ibon. Ang itak daw na bitbit nito ay bigla na lamang umanong naging buntot. Nailipad daw siya nito, pero hindi pa sila nakakalayo, halos mapagod na daw ito at hindi kinakayang mapataas o mapabilis ang paglipad niya. Ihagis mo na yung natira sa bulsa ko, baka hindi tayo makabalik agad. Dun na itinapon ni Lolo ang natitirang kalamansi sa bulsa niya. Dagdag pa ni Lolo, ang aswang daw na lipad ay hindi tumatalo o nang bibiktima sa lugar nito. Kaya hanggat posible, ay tawid dagat ang mga ginagawa ng mga ito. Dun sila lumapag ng nilalang na ito sa isa umanong lamayan. Iniwan siya ng nilalang sa likod ng sagingan at sinabing wag aalis. Nung nagpalit anyo na ito, ang itak na hawak niya, yun ang ginamit nito sa pagputol ng puno ng saging. Bitbit niya ito papunta dun sa lamay. Napakabilis nang nangyari nun. Walang nakapansin o nakakita man lang dito nang maipalit niya yung saging sa katawan. Para bang may tagabulag. Walang ano-ano ay umalis na sila at dagit-dagit nito ang katawan na iyon. Hindi lang ako sigurado, Sir Telmo, kung nung time ba na yon, uso na yung imbalsamo. Pero sa tingin ko, hindi pa. Dahil nang marating na nila ang lugar ng nilalang, para lang umano itong karne ng hayop na tinadtad niya at pinakuluan. Ang sabi pa nito kay Lolo, mag-uwi daw ito ng karne. Ibenta para magkapera. Pero ang bilin sa kanya ng aswang, wag na wag dadaan sa silong ng bahay at wag papatakan ng kalamansi ang karne. Matapos mabalik si Lolo sa palayan, sinunod niya ang utos ng nilalang na ito. At bago pa man mananghali, ay naubos na yung karne. Nung sumunod na araw, nagsipuntahan ang mga kapitbahay na ito sa kanya, yung mga napagbilan niya. Nagtanong ang mga ito kung meron pa ba siyang tindang karne na gaya ng nabenta niya kahapon. Ayon daw kasi sa mga ito, malambot ang karne at malinamnam pa. Iyo. Dito ko na muna tatapusin ang kwento na ito, Sir Telmo. At kung may pagkakataon, ay masusundan pa ito ng karugtong. Kakauwi lamang namin ng pinsan ko noon, galing sa Pangayaw. Meron kasing larong basketball sa kabilang barangay at sayang din yung pusta. Gawa ng magaling ang mga kasama naming kakampi. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Pangayaw ay yung pagpupunta sa ibang lugar para makipagkumpetensya sa kung anumang laro. Kabilang na
ang basketball. Napagabi kami ng uwi noon, gawa ng 6:00 na ata ng gabi nung nagsimula ang laro. At saka isa pa, tumambay pa kami saglit pagkatapos. Magkatabi lang ang bahay namin ni Pinsan, pero sa mga kasama namin, yung tirahan naming dalawa yung pinakamalayo. Doon na kami parte sa kung saan hindi abot ng lamppost na proyekto ng barangay. Sinadya din naman kasi ito ng kagawad, kasi ang likod namin nun ay ilog na marami ang nakakatawid na taga-ibang baryo. Tapos ay nagnanakaw minsan ng ilaw ng poste. O minsan pa nga, kabarangay namin mismo ang kumukuha. Kaya may mga poste doon na wala na talagang bumbilya. Idagdag mo pa na napakaraming kawayan sa lugar na ito. At ang sabi nga nila, marami yung nababagat dito. Kami naman ang pinsan ko na ilang beses nang napadaan dito ng 10 oras ng gabi, hindi man lang kami nakaramdam ng takot. Kasi nga, hindi pa namin naengkwentro ang sinasabi ng mga nakakaranas. 2 na lamang kami na naglalakad noon at doon na kami sa parte na walang ilaw. Hawak-hawak namin yung cellphone namin. Hindi pa kami gumagamit na ng smartphone. Parang Nokia pa yon na basic phone. Pinag-uusapan namin yung laro namin nang bigla kaming nakarinig ng tunog na para pang bumabaluktot na kawayan. Parang may malakas na hangin na nagpapabaluktot nito. Kahit na nung time na yon, wala man lang kahangin-hangin sa nilalakaran namin. Sa hindi pa nakakarinig ng tunog nito, para siyang kapag binubuksan mo yung maingay na pinto, ganun na ganun. Napatingin kami ng pinsan ko noon sa mga kawayan na ito. Pero steady ang mga ito na hindi naman gumagalaw. Hanggang sa mapadako ang tingin namin sa isa sa mga poste na walang ilaw. Sa taas noon, Sir Thelmo, kitang-kita namin na merong nakaupong tao. Yung upo nito, naka-Indian seat. Napakalaki ng bunganga nito na malinaw naming nakikitang nakangiti. At yung mata, nagliliwanag na parang sigarilyo kapag nagbabaga. Nakatayo lang kami nun. Hawak-hawak namin yung damit ng isa't isa. Yung tipong para makasigurado na walang tatakbo. Tapos, meron na lamang nagbato sa amin ng napakaraming buhangin. Doon na kami mabilis na kumaripas. Kami ng pinsan ko, wala nang katok-katok sa pinto. Binuksan namin yung bintana ng bahay. Tapos, doon kami umakyat at tumalon. Nagising ang mga magulang at kapatid ko noon. Hingal na hingal pa kami habang kinikwento ito. Doon na muna nagpalipas ng gabi ang pinsan ko. Si tatay naman, tawa ng tawa. Inutusan pa kami na mangayaw daw ulit sa susunod na gabi. Naalala ko nun, nung nasa probinsya pa kami ni nanay. Di ko alam kung nakakatakot ba ito o comedy. Lahat na lamang ata ng bagay nun, Sir Thelmo, kinatatakutan ko. Gawa ng yung lugar namin sa probinsya, para bang napag-iiwanan ng panahon. Wala man lang maayos na ilaw sa gabi at lahat pa ata ng tunog ng hayop maririnig mo kapag kalaliman na ng dilim. Merong isang binata sa amin na kakababa lang umano ng barko. Siyempre po,
sobrang benta yung engineer o seaman sa amin kapag lalaki ka. Ito yung madalas na kinukuhang kurso sa probinsya namin. So ayun nga, ilang buwan lang daw ito sa dagat. At ayon sa akahaka, bagong yanggaw daw ito. Mag-isa lang din ito sa bahay nila at nakabukod na din ito sa mga magulang. Pero walang asawa. Isang beses ko lang siyang nakita nung dumating ito. At sobrang iwas na iwas ako dito. Kasi ang sabi ng lola ko, baka daw mamaya mag-aya na kumain at ma-hypnotize ako. Baka ako ang gawing pagkain. O mamaya, yang gawin din. Itong karanasan na ito, una at huling beses ko na naengkwentro. Magmula nito, hindi na ako nagpapagabi o kahit hapon pa lang, nakakulong na ako sa bahay. Pauwi kami noon, Sir Telmo. Kasama ko yung nanay ko. Hindi ko na maalala kung namalengke ba kami o galing simbahan. Basta hapon na noon. Ngayon, merong daanan sa amin na hindi siya main road bago kami makauwi. Damuhan ito para itong nakalbong niyugan. Ang gilid nito ay yung bukid na may mga tanim na halo-halo. Mais, kadiyos, pakwan, marami pang iba. Papasok na kami ni nanay nun dun sa daanan na yon nang makita namin itong lalaking ito. Napakapit ako kay nanay nun. Si nanay ganun din. Ang laki ng tiyan nito, Sir Telmo. Ibang iba sa katawan niya nung batak na batak ito sa dagat. Tapos napansin namin ni nanay, naglalakad ito. Pero yung paa niya, hindi nakasayad sa lupa. Hinila ako bigla ni nanay at dali-dali kaming tumakbo sa kahon ng palay. Lumiko kami ng ibang daan para maiwasan namin yon. Dinig na dinig ko pa yung sabi ni nanay habang hinihingal. Takbo anak! Takbo! Maluwa-luwa ako ng Sir Telmo. As in todo yung takot ko. Umikot kami sa kabila. Bali ito naman, semi yung main road lang. Yung daanan ng mga kalabaw at magsasaka. Pagdating namin dun, Sir, napatigil na lamang kami ni nanay nang makitang nandun rin ito. Nakatingin at nakangiti. Nagmano siya kay nanay. Akmang hahawak na sana ito sa ulo ko, pero hinatak ako ni nanay sa kabila. Pagkalagpas namin sa kanya, narinig pa namin yung konting ngisi niya at tuloy-tuloy na kaming naglakad ni nanay na mabilis na halos buhati na niya ako. Maraming salamat ulit mga kagiliw sa pakikinig. Bago ko simulan yung shoutout, reminder po ulit, uulit-ulitin po natin to habang meron pa ako nakikita. Kasi sayang po eh. Sa mga magre-request po ng shoutout, please po, paki-message na lang ako sa Facebook page or sa Messenger. Hindi ko po nagagawang mag-shoutout via comment gawa ng baka may ma-missed out ako kasi hindi lahat nagpa-pop up sa notification ko. Isa pa po ay kapag nag-request na po kayo ng shoutout tapos in-acknowledge ko pero wala kayong narinig na shoutout ko after ng stories sa pangalan nyo, please po, message nyo ulit ako, i-remind nyo po ulit ako. Baka na-missed out ko lang or na-skip ko. Yun lang po. Madako naman tayo sa mga shoutout. Simulan ko na sa pinakabagong miyembro ng Sithenials natin. Si Luna Blue Eagle. Maraming salamat po sa pag-avail, ma'am. Sunod nating i-shoutout si Renz Kizer Gapusan Lubong from Qatar at si Ma'am Flor Maglalang Acuna
from Malaysia. Hello po sa inyo. Shoutout rin kay Ma'am Carmi Mabanag, kay Sir Nikon Albino, kay Charity Noseda, kay Alvin Sersenya, at kay Ma'am Flor Deliza de la Cruz Quizon. Hello po. Madako naman tayo sa shoutout request ng ating mga Centennial members. Unahin ko na. Kay Bayot ako pero rakista. Shoutout kay Evely Bade. Waiting for that. Hello po sa inyo. Kay Hail Rain Led. Pa-shoutout po Sir Thelmo sa mga anak ko. The Tres Marias. Led Luan Abbey. Rain Ruan at Hail Deity. Salamat po. Shoutout din kay Sir June Michael Lacinto. Salamat po sa nakakawala ng stress sa work kapag naririnig ko yung mga kwento mo dito sa YouTube. Keep it up, boss, and God bless. Thank you, Sir June. Kay Ma'am Mishika ko, hello, Sir Seth. Shoutout sa iyo sa mga nahawaan kong makinig sa mga kwento ni Thelmo na sina YMC at anak ko na si Johanna. Hello po. From Baby Doll, pabati po sina Luella Lau, Juan Kabatik, at Anton Pogi. Maraming salamat po. Shout out kay Chef Lynn Lazaro. Hello po. Shout out syempre kay Ma'am Leva Lee. Shout out kay Ma'am Secret Love and Life Confession. Pa-shout out po kay Karen Kaliat na pinaiyak niya ako sa sinulat niya para sa akin. Kay Bryle, kay Mother Earth, kay Ma-Earth, at kay Tatay. At sa'yo, Sir Seth, more stories and more subscriber pa sa channel mo at hello sa lahat. Shoutout rin po kay Fogs. Shoutout kay Sir Telmo, magaling mag-narrate. Thank you, Sir Fogs. At syempre, kay Sir Papa Don. Shoutout po sa'yo, ingat po lagi at good luck sa channel nyo. Yun lang po mga kagiliyo. Happy Friday po sa inyong lahat.